Kulang kasi ako sa tao ngayon, kaya pumayag ka na. Pwede ba umalis ka na? Pumayag ka na. Ay. Madali na naman ang gagawin mo eh. Magde-deliver ka lang ng shabu, yun lang. Libo-libo yung pwede mong kitain. Sabi ko, umalis ka na. Pumayag ka na. Pero yung kikitain mo dito. Walang binatbat yung barya kinikita mo sa pagsisales lady. Hindi barya yung kinikita ko sa pagsisales lady. Marangal na trabaho yun. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ano, Clea? Nakolekta mo na ba? Oo, eto na. Very good. Magaling ka pala eh. Eh, asa na yung parte ko? Oh, relax. Sandali lang. Bibilangin ko muna to. Wala akong kinupit dyan, ha? Sinisigurado ko lang. Ibigay mo na sa akin yung napag-usapan natin. Sakto. Walang labis, walang kulang. Eto yung parte mo. Oh, eh bakit ito lang? Baka Loy naman sumunod ka naman sa usapan natin. Oh, ano nakakatawa? Ngayon ko lang kasi napansin. Bakit pawis na pawis ka? Hindi, asa na yung parte ko? Hanggang ngayon ba eh, kinakabahan ka pa rin? Ibigay mo na yung parte ko. Oh, easy. Huwag kang kabahan. Shabu lang naman yung binibenta mo eh. Ilang gramo lang yan kaya hindi ka tutugisin ang mga para. Akin na yung parte ko, gusto ko na umuwi. Oh, eto oh. Eh, kulang pa rin to eh. Kalma. Eh, may sasabihin ba ako sa'yo eh? Ibigay mo na yung napag-usapan nating parte ko para makaalis na ako dito. Oh, sandali lang. Chill. May sunod akong ipapatrabaho sa'yo. Mas malaki yung kikitain mo dito. Pupunta ka lang sa isang bahay. Kakato. Kukunin mo yung pera. Tapos na. Ganun lang. Ano, game ka? Ibigay mo muna yung napag-usapan nating parte ko. Oh, eto na. Pikon naman to. Uy, sandali lang, Clea. Ano na naman? Eh, tanggapin mo na yung alok ko sa yung trabaho. Malaki yung magiging parte mo dito. Pag-iisipan ko. Oh, huwag mo nang pag-isipan. Diba, kailangan mo ng pera. Pag-iisipan ko. Lola! Lola Jill! Lola! Bakit, apo? Magkano po yung chinelas? Chinelas? Anong chinelas? Chinelas po. Magkano po yung chinelas? Yung kasha po kay mami? Eh, hindi ko alam, apo. Siguro mga 100 o kaya 200. Bakit? Gusto ko po kasing ibili ng tsinela si mami. Sira na po kasi yung slippers niya. Ibibili mo yung mami mo? Opo. Eh, wag mo nang ibili. Sinabihan ko na siya nung isang araw. Sabi niya, eh siya na daw mismo yung bibili ng tsinelas niya. Eh, pero bakit di pa po siya bumibili? Sira na po yung slippers na ginagamit niya. Eh, baka walang pera. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo kung magkano para ako na po bibili ng tsinelas ni mami. Eh bakit may pera ka ba? Wala po. Eh kung wala kang pera, paano ka bibili ng tsinelas? Eh magtatrabaho po ako. Ano ka mo? Magtatrabaho po ako para makabili ng tsinelas. Ano naman trabaho yung kukuhanin mo? Ako po yung magbabantay sa tindahan nyo. Pero Lola, bayaran nyo po ako. Sige apo. Bantayan mo tong tindahan ko tapos susweldohan kita. Ayos ba yon? Opo! Thank you po, Lola! Walang anuman. Kaya lang, Lucy, maliit lang yung ibabayad ko sa'yo eh. Okay lang ba yon? Opo! Iipunin ko lang po hanggang sa makabili po ako ng slippers ni Mami. Samahan niyo po ako sa palengke pag bibili na ako. O sige, apo. Sasamahan kita. Lola, wag na rin po sasabihin kay Mami. Gift ko po sa kanya yun. Eh, sige, promise, hindi ko sasabihin sa mami mo.
Nay, nasan po si Lucy? Nasa kwarto niyo, tulog na. Nakatulugan na yung paghihintay sa iyo. Eh, naghapon na tapo ba kayo? Tapos na ako. Eh, ikaw ba? Nakakain ka na ba? Eh, maya-maya na po. Pupuntahan ko lang po si Lucy. Eh, saan ka ba nang galing? May pinuntahan lang po ako. Kanina ka pa hinihintay ng anak mo eh. Dumilihensya lang po ako ng pambayad sa renta tsaka sa tubig. Eh, nakakuha ka ba? Ay, opo, sa awa ng Diyos. Eh, may pera na rin po ako na magagamit sa pagpapakimo ni Lucy sa isang linggo. Eh, akala ko ba meron ng foundation na tumutulong sa pagpapagamot sa apo ko? Meron po. Pero syempre, hindi naman po buo yung nababayaran. Eh, meron pa tayong mga gastusin na kailangan ako yung sumagot. Eh, huwag ka mag-aalala ha. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Salamat po, Nay. Nga pala, bumili ka na ng bagong tsinelas. Nakita kasi ng anak mo na sira na yung tsinelas mo. Kaya ang sabi ni Lucy, ibibili ka daw niya ng bagong tsinelas. Nagagamit ko pa naman po to eh. Tsaka hindi naman ganun kasira. Naipaliwanag ko na rin yan sa anak mo. Pero alam mo naman yun, makulit. Sige na anak, matulog ka na. Hindi pa po ako inaantok. Sabi ng lola mo, itulog ka na daw. Hindi pa po, nagtulog-tulogan lang po ako. Isusumbong kita sa lola mo, sige ka. Hala, wag po. Basta, wag mo nang uulitin to ha. Okay po. Sige na, matulog ka na. Kakain lang si mami tapos tatabihan na kita mamaya ha. Ano po ulit yung pangalan ng sakit ko? Ano? Ano pong pangalan ng sakit ko? Nakalimutan ko na po kasi ang hirap tandaan. Leukemia. Leukemia po? Oo, leukemia. May konting problema ka sa dugo mo. Kailan po ko gagaling? Sabi ng mga doktor, kapag daw lagi tayo magpapagamot, eh pwede ka daw gumaling kaagad. Mami, wag na lang po tayo magpagamot. Magaling na po ako. Huwag ka mag-alala, anak. Malapit ka nang gumaling. Kapag magaling ka na, hindi na natin kailangan pumunta pa sa ospital. Huwag na po tayo magpagamot. Kailangan mo yun, anak. Mami, kailangan ka rin po kasi magbantay sa tindahan ni Lola. Kapag hindi ako nagbantay, di niya ako bibigyan ng pera. Eh bakit? Saan mo gagamitin yung pera? Secret po. Eh bakit secret? Kayo ah, may secret kayo ng lola mo, no? Wala po. Sige na, matulog ka na. Good night, anak. Good night, Mommy. Sino yan? Oh, kamusta? Anong ginagawa mo dito? Nangangamusta lang. Kali, umalis ka na. Baka may makakita pa sa'yo. Eh, ano naman kung may makakita sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Ano? Wala. Ikaw masyado kang nerviosa. Huwag kang mag-alala. Bigatin niyo mga kaibigan ko sa taas. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang hulihin. Umalis ka na. Aglaya, sandali lang. Ano ba yun? Ano? Nakapag-isip ka na ba? Hulang kasi ako sa tao ngayon, kaya pumayag ka na. Pwede ba umalis ka na? Pumayag ka na. Madali lang naman ang gagawin mo eh. Magdi-deliver ka lang ng shabu, yun lang. Magdi-deliver ka lang. Libo-libo yung pwede mong kitain. Sabi ko umalis ka na. Pumayag ka na. Pera yung kikitain mo dito. Walang binatbat yung barya kinikita mo sa pagsisales lady. Hindi barya yung kinikita ko sa pagsisales lady. Marangal na trabaho yun. O bakit? Marangal na trabaho din naman yung pagdi-deliver ng shabu ah. Ano? Marangal yun. Ikaw yung nagdi-deliver nung kasiyahang nakukuha sa shabu nung mga gumagamit. Pwede pa umalis ka na. Uy, pikon. Basta pag kailangan mo ng pera, alam mo na kung paano makukontak ha. Clea, anak. Pwede ka bang makausap ng sandali? Ano po yun ay? Nakita ko kanina si Kaloy. Bumalik ka na naman ba sa dati mong trabaho? Nay naman. Anak, nag-aalala lang ako sa'yo.
kailanman hindi magiging tama ang pagtitinda ng shabu o kung ano mang pinagbabawal na gamot na yan. Bumalik ka na naman ba sa ganyang gawain? Hindi po. Eh, nagugulo lang po si Kaloy. Layuan mo na yung taong yon. Walang mabuting maidudulot kung didikit ka sa kanya, ha? Opo, Nay. Pero anak, gusto kong maging tapat ka sa akin. Umamin ka. Bumalik ka na naman ba dyan sa dati mong trabaho? Anak, tinatanong kita. Bumalik ka na naman ba sa pagtitinda ng shabu? Isang beses lang po. Anak naman. Nay, alam niyo namang hindi ko rin gusto yung mag-deliver o magbenta ng shabu eh. Ginawa ko lang po yun para matustusan ko yung pagpapagamot ng anak ko. Pero anak. Nay, nagsasabi po ako ng totoo. Isang beses ko lang po yung ginawa. Nagkataong nagipit lang talaga ako nung isang buwan eh. Promise po, isang beses lang po talaga. Hindi ko na po uulitin. Ito oh. Ano po to? Yan yung maliit na naipon ko. Hindi po, itago niyo na po to, Nay. Hindi. Hawakan mo na yan. Kapag kulang pa, sabihin mo sa akin. Susubukan kong mangutang sa mga kakilala ko, ha? Nanay naman. Basta anak, huwag ka nang babalik sa dati mong pinagkakakitaan. Anak, baka mapahama ka. Nay, pasensya na po, ha? Naiintindihan ko na kailangan mo ng pera. Pero anak, sana magagilap tayo ng pera sa tamang paraan naman. Opo. Nay, sorry po. Pasensya ka na, anak. Hindi ko kayo nabigyan ng marangya buhay. Kasalanan ko to. Hindi po, hindi po. Wala po kayong kasalanan. Kasalanan ko. Wala, Nay. Kung naging mayaman lang sana ako, sana tayo, edi sana hindi mo na kailangan kumapit sa patalit. Mami, nakausap niyo na po ba yung doktor? Oo, anak. Ano pong sabi? Magaling na daw po ba ako? Malapit na. Sabi nung doktor, malapit ka na daw gumaling. Kaya dapat, ipagpatuloy lang natin yung pagpapakimotherapy mo, ha? Akala ko po ba malapit na akong gumaling? Ba't kailangan pa po nating bumalik dito sa ospital? Malapit ka nang gumaling. Pero hindi ka pa magaling na magaling. Kapag magaling na magaling ka na, hindi na natin kailangan bumalik dito, anak. Kailan po ako magiging magaling na magaling? Basta malapit na, anak. Malapit na. Ang mahalaga, sabi ng doktor, nagiging mas malusog ka daw. Maganda daw yung timbang mo. Ebe, sabi rin ni doktor, kumukonti na yung sakit sa katawan mo. Talaga po? Oo, konti na lang yung sakit mo, nak. Kaya kailangan natin bumalik uli dito sa ospital para maubos na nung gamot yung sakit sa loob ng katawan mo. Yay! I love you, Mommy! I love you too, anak. Nasaan na yung apo ko? Eh, nandyan lang po sa tapat, Nay. Hiniyaan ko po muna makipaglaro sa mga kapitbahay natin. Mabuti yan para matutong makihalubilo. Eh, bakit nyo po ba hinahanap si Lucy, Nay? Isasama ko sana sa simbahan eh. Gusto ko magpasalamat sa Diyos sa magandang balita na sinabi mo. Sige po. Kapag po magsisimba kayo, eh, sasama rin po ako. Anak, hindi talaga natutulog ang Diyos, ano? Walang paglagyan yung kaligayahan ko nung sinabi mong mababa na pala yung bilang ng cancer sa katawan ng apo ko. Opo. Maganda daw po yung response ng katawan ni Lucy sa chemo. Pero sabi ng doktor, maging alerto pa rin daw tayo. Eh, lagi naman tayong alerto eh. Tsaka anak, eto. Ano po ito? Eh, nakahiram ako ng konting pera sa kumari ko. Gamitin mo yun sa susunod na chemo ng anak mo, ha? Eh, naku na, eh, hindi na po. Kasya pa naman po yung pera ko, hindi eh. Hindi na. Hawakan mo na yan. Mas mabuting may extra ka.
Basta pagkailangan mo ng pera, sabihan mo ko ha. Gagawa ako ng paraan. At huwag na huwag kang babalik sa pagtitinda ng shabu. Maliwanag ba yon? Opo. Salamat po, Naya. Hi, Lucy. Naaalala mo pa ba ako? Ako si Kuya Kaloy. Kaibigan ako ng mami mo. Sandali lang po. Tatawagin ko po si mami. Eh hindi, wag na. Ibibigay ko lang sa'yo yung pamasko ko. Diba, hindi kita nabigyan ng Pasko? Teka, okay na ba sa'yo yung 100? Pwede po bang 200? 200? Bakit 200? Anong bibilhin mo? Ibibili ko po kasi ng regalo si mami. Sige, eto, 200 yan ha. Salamat po. Kaya lang Lucy, may request lang si Kuya Kaloy sa'yo. Ano po yun? Alam mo ba yung lugawan sa may kabilang kalye? Yung sa may kanto? Yung nagtitinda ng lugaw? Oo, alam mo ba yun? Opo. Very good. Diba, may bahay sa katabi yun? Yung kulay green, yung gate? Opo, alam ko po yun. Very good talaga. May ipapadala lang ako sa'yo doon. Eto, oh. Ano po to? Ah, ano lang yan, ano? Regalo. Dalhin mo lang doon sa bahay sa tabi ng lugawan. Kakatok ka lang doon sa gate, tapos may lalabas. Tapos, ibigay mo lang yan. Tapos na. Sige po. Oh, saan ka ulit pupunta? Sa may nagtitinda po ng lugaw sa may kabilang street. Tapos? Kakatok po ako sa bahay na may green na gate. Tapos, ibibigay ko lang po to. Very good. Appear tayo. Appear! Oh, bakit? Lola, may pambili na ako ng tsinelas ni Mami! Ano yon? Ito po, oh, may 200 na ako! Eh, saan naman galing yung pera mo? Binigay po sa akin ni Kuya Kaloy. Sinong Kuya Kaloy? Yung kaibigan po ni Mama. Lola, pumunta na po tayong palengke. Eh, sandali. Bakit ka binigyan ng pera ni Kaloy? Oh, musta, Clea? Sabi ko naman sa'yo eh, babalik at babalik ka rin. Hayop ka! Bitiwan mo nga ako. Ano bang problema mo, ha? Hayop ka, Kaloy! Demonyo ka! Bitiwan mo ako! Sasamayin ka sa'kin! Pati ano ko dinadamay mo, hayop ka! Huwag mo kong sinisigawan, ha! Bakit mo pinag-deliver ng droga yung anak ko, ha? Hayop ka, Kaloy! Ano bang pinuputok ng butsin mo dyan, ha? Binayaran ko naman yung anak mo, ha? Hayop ka! Saka ilang gramo lang naman yun. Kung sakaling mahuli yung anak mo, eh, hindi na maikukulong yun kasi minor de edad. Bobo nito, mag-isip ka nga! Hayop ka, Kaloy! Isang sigaw mo, pasisigmuraan na kita! Huwag muna uyit lalapitan yung anak ko kasi makita ko lang, kahit anino mo lang, makita ko lang na umaaligid ka sa anak ko, ako mismo ang papatay sa'yo! Pinasayang mo lang yung oras ko. Hayop ka, Kaloy! Hayop ka! Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Hayop ka! Hayop ka! Hello, Nay? Clea, nasaan ka? Bakit po? Clea, si Lucy, isugod natin sa ospital. Bakit po? Ano po nangyari? Anak, huwag kang mag-alala. Hindi pa babayaan ng Diyos si Lucy. Salamat po, Nay. Nakausap mo na ba yung doktor? Kailangan daw pong operahan si Lucy. Kailangan daw pong matanggal yung namamagang laman loob ng anak ko. Eh, bakit daw namaga? Konektado daw po yun sa leukemia ni Lucy. Yung namamagang laman loob daw po yung dahilan kaya namilipit sa sakit kanina yung anak ko. Diyos. Pero stable na daw po yung kondisyon ni Lucy, Nay. Diyos ko, salamat. Huwag kang mag-alala, Clea, ha? Susubukan ko mangmutang para maoperahan agad yung apo ko. Huwag na po, Mama.
May naisip na po akong paraan para magkapera. Ano yung paraan naisip mo? Anak, tinatanong kita, anong paraan yung naisip mo? Dami mo pang arte, magbibenta ka rin pala. Ilang gramo to? Hindi yan gramo. Kilo. Bilangin mo mabuti yung perang iabot sa'yo, ha? Sige. Oh, huwag mo nang buksan. Titingnan ko lang, baka mamaya kung anong laman ito. Sa susunod, huwag mo nang ubusin yung pasensya ko, ha? Lahat tayo makasalanan. Kaya huwag ka nang magmalinis. Huwag kang umasta na parang santa kasi alam natin, parehas na sinusunog yung kaluluwa natin sa impyerno. Daba! Daba! Ano to? Taas ang kamay! Walang tatakbo! Ano to? Anak ng taas ang kamay! Chief! Baka pwede natin pag-usapan to! Daba! Daba! Talaga, anak. Opo. Diyos ko, salamat po. Maraming salamat po. Laking pasalamat ko rin po sa Diyos kasi naging successful yung operation ni Lucy. Pwede na ba nating makita yung apo ko? Baka daw po bukas pa. Inoobserbahan pa ng mga doktor eh. Pero bukas daw na eh, magigising na si Lucy. Diyos ko, salamat po. Maraming salamat. Kaya sige na po. Magpahinga na po kayo, Nay. Ako na pong bahala dito. Pero anak, maging tapad ka sa akin. Saan mo nakuha yung pera? Bumalik ka na naman ba sa pagtitinda ng shabu, ha? Ay naman. Umamin ka sa akin, Clea. Saan mo nakuha yung perang pampa-opera kay Lucy? Inutang ko po sa hepe ng pulis natin dito, Nay. Paano ka nakapangutang doon? Inamin ko po sa kanya na minsan, nagtulak ako ng droga. Sinabi ko rin po na handa akong ituro kung nasaan si Kaloy. Ano? Di ba na wanted si Kaloy dahil sa illegal na droga? Tinulungan ko po yung mga pulis para mahuli si Kaloy. Kapalit po nun yung pabuyang nakapatong sa ulo po ni Kaloy. Kaya ka ba niya pinautang? Tinanong ako nung hepe kung bakit ko isinumbong si Kaloy. Ikinuwento ko po yung kalagayan ni Clea na eh. Ayun po, kaya po pinautang muna ako kasi hindi naman maibigay agad yung pabuya. Bayaran ko na lang daw kapag nakuha ko na yung pera. Pero anak, baka madamay ka naman sa asunto. Hindi po. Pinangako po sa akin na hindi nila ako kakasuhan. Kahit na, delikado yung ginawa mo. Nay, lahat po ng peligro, harapin ko para sa anak ko. Basta anak, magdoble ingat ka, ha? Opo. Sandali lang po, Naya. Magpapaalam lang po ako sa nurse. Sasabihin ko, ihahatid ko lang kayo. Ay, huwag na. Kaya ko na yung sarili ko. Anak, bakit nga iika-ika kang maglakad? May bali ba yung paa mo, ha? Wala po. Napigtas po kasi yung tsinelas ko kanina nung hinuhuli na si Kaloy eh. Ay, sige. Ibibili na lang kita ng bago. Hindi na po. Hihintayin ko pong magising yung anak ko. Sa kanya po ako magpapabili ng tsinelas. Sa kanya po ako magpapabili ng tsinelas. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kurukuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Number one, SM Radio Station.